Share ko lang yung naging karanasan ng aking pamilya noong nagayuma ng isang kakilala ang mama ko. Sir Neb, ibibigay ko ang totoong pangalan noong nanggayuma kay mama. Si Javier. Kahit mahigit 20 dekada na ang nakakaraan magmula ng gawan ni Javier ng katarantaduhan ng nanay namin, ay hindi pa rin humuhulas ang suklam ko sa animal na yon. Gayon din ang mga kapatid ko. Kung makikita uli namin ang hinayupak na yon, ay baka hindi namin matansya. Noon kasi ay mga bata pa kami at takot sa kanila ni mama, kaya hindi kami makaporma. Pero ngayon niya subukang magpakita sa amin at magkakalintikan talaga kami. Anyway, kagaya nga ng sinabi ko, ay mga bata pa kami ng mga kapatid ko nang gayumahin ni Javier si mama. Ako ang panganay at 15 years old lang ako noon. 11 years old ang sumunod sa akin at 8 years old lang ang bunso namin noon. Masasabi kong maayos naman ang pamilya namin kahit hindi na nagsasama sina mama at papa. Hindi ko na lang isasali sa kwentuhan ang dahilan ng hiwalayan nila. Basta maayos naman ang pakikisama nila sa isa't isa at nakakasama rin namin si papa minsan. May tindahan kami noon sa harapan ng bahay. Pinakamalaking tindahan yon sa kalye namin at talagang dumidirekta si mama sa mga malalaking supplier ng paninda para makamura. Si Javier ang ahente na kinukuhanan ni mama noon ng mga produkto ng Unilever. Twice a month sila nagdi-deliver noon. Tapos laging kasama si Javier ng mga nagdi-deliver. Nakaklose na nga namin siya kasi sobrang bait din niya sa amin. Madalas siyang magpalusot ng mga palaman tsaka soup na binibigay niya ng libre sa aming magkakapatid. Malay ba namin noon na suhol pala yon? Wala kaming napapansin na may intensyon na manligaw kay mama si Javier. Akala namin mabait lang talaga siya. Tapos sabi ni mama, natural sa mga nasa linya ng trabaho nito na maging galante sa mga customer para nga naman mawili na sa kanya kumuha ng produkto at maging loyal. Naging malinaw lang ang totoong intensyon ni Javier nung minsang maabutan nito yung mga nagde-deliver na taga URC. Siyempre kwentuhan sila ni mama. Tapos itong si Javier parang gorilla na nag-assert agad ng dominance. Bastos din. Kasi habang kausap ni mama yung taga Rubina, pumagit na siya at nagtanong kung may lahi raw bang incheck yung kausap ni mama dahil tanghaling tapat kung manligaw. Napahiya yung kausap ni mama tapos hindi na sumagot at nagpaalam na lang. Sorry nang sorry si mama roon sa mga taga Rubina. Tapos si Javier ba naman, hinila sa braso si mama, sabay sabing mag-usap muna sila. Nakita namin yon ng bunso kong kapatid at medyo kinabahan ako kasi iba na yung mga kilos ng animal na si Javier. Nagalit si mama dahil nga sa pambabastos nito sa ibang ahente. Tapos nagsorry din siya agad kasi nagselos lang daw siya. Noon nakakatawa pa kasi parang hiyang-hiya pa si Javier nung magtapat kay mama. Tapos si mama naman, mainit yung ulo at binasted ka agad siya. Sinabi ka agad ni mama na wala siyang panahon makipaglokohan o makipaglandian kay Javier. Purely business lang daw ang meron sila at hanggang doon na lang. Kung may iba pang hangad si Javier ay magkalimutan na lang daw sila. Tandang-tanda ko na sobrang awkward ng pagbabagsak ng produkto ni na Javier noon. Kahit mga kasamahan niya, hindi halos makaimik. Nung sumunod nilang delivery, ay parang walang tapatan na nangyari sa pagitan nila mama at Javier. Normal na uling kumilo si Gago. Hindi na niya nabanggit uli yung selos at intensyon niya kay mama. Naging sakitin si mama noong time na yon dahil sa sobrang pagod. Itong si Javier, though hindi na niya nabanggit yung dati, super attentive naman kay mama. Naiirita na nga kami sa kanya, pero hindi ko siya mabarabara. Pumupunta kasi siya sa bahay namin at nagdadala ng kung ano-ano kahit hindi araw ng delivery. Nakakatao pa naman sa tindahan si mama.
Pero si Javier, kung umasta akala mo, bedridden na yung mama namin. Sabi na lang ni mama ay huwag namin pansinin. Baka raw kasi kung ano pa ang gawin sa amin. Tapos nagkwento si mama na may mga pahapyaw na raw si Javier tungkol sa kamag-anak niyang manggagamot. Pwede raw nitong ihingi ng gamot si mama roon para mas lumakas ang resistensya. Yun daw kamag-anak na yon ni Javier ay hindi lang manggagamot, kundi may kaalaman din sa pambabarang. Sabi ni mama, hindi naman daw siya nagpapahalata na may iba siyang kutob sa mga sinasabi ni Javier. Pero mabuti na ang mag-ingat. Sir Neb, hindi man direkta ay parang sinasabi ni mama noon na maaaring may gawin si Javier sa pamilya namin sa tulong ng manggagamot nitong kamag-anak. Kaya hindi ko rin talaga maunawaan kung papanong nakuha pa rin niyang magayuma si mama sa kabila ng pag-iingat namin. Isang araw ay nagising na lang kaming magkakapatid na nag-aalmusal si Javier sa bahay namin kasabay si mama. Yung itsura pa ni Javier ay halata mong sa bahay namin siya natulog. Wala akong sinabi noon. Bumati lang sina Javier at mama ng good morning sa akin at pinakain ako ng agahan. Wala silang inoffer na paliwanag. Basta magmula noon ay halos araw-araw nang nasa bahay si Javier. Nagtatanong kaming magkakapatid kay mama, pero ang labo ng mga sagot niya noong una. Sabi niya, bigyan daw namin ng chance ang Tito Javier namin. Nakakasuka. Tapos kapag tinanong namin kung anong klaseng chance ba yon, ay ngingiti lang siya at kung ano-anong malalayong eklat ang sasagot. Na mabait naman daw si Javier at nararamdaman niyang mahal siya nito. Mahina na lang ang kukote ng hindi pa makakaintindi sa paandar nilang dalawa. Walang pali-paliwanag, basta Tito Javier na namin ang gago. So ano pang meaning noon? E di sila na ni mama. Ilang araw pagkatapos noong unang beses na matulog si Javier sa bahay, ay kinausap ko ng masinsinan si mama. Sabi ko, bakit basta na lang siya nagdidesisyon na jowain yung taong yun? Bakit ka ako bigla-biglang nagbago ang ihip ng hangin gayong iniiwasan niya ito dati? Tsaka bakit hindi siya nagsasabi sa amin ng mga kapatid ko na balak niya palang magkaroon ng boyfriend? Hindi naman masama o bastos yung pagkakasabi ko niyan, Sir Neb. Siyempre, mama ko pa rin yun, kaya may paggalang yung pagtatanong ko. Aba, nagalit pa naman si mama. Agad-agad yun. Eh hindi naman magagalitin si mama. Mahinahon siyang kausap, lalo na sa amin na mga anak niya. Pero pagdating kay Javier, para siyang asong bagong panganak. Oo, napansin ko yun noon. Basta si Javier at ang relasyon nila ang usapan, ay defensive siya. Sabi pa ni mama ay kung magtanong daw ako, ay parang ako ang tatay niya at siya ang anak ko. Ilang araw ko ding hindi kinibo si mama noon, kasi tatay ang tawag niya sa akin. Tapos nagpopo siya kapag may kailangan siyang sabihin sa akin. Yung mga kapatid ko tuloy ay natatawa. Tapos si Javier naman, noong marinig na ganoon ako kausapin ni mama, ay pinagbati kami. Alam mo Sir Neb, si mama pa ang nagsorry sa akin, kasi pinaliwanag sa kanya ni Javier na may katwiran naman daw yung mga tanong ko. Nakakainis nga eh, nagkaroon pa ng dahilan si mama na sabihin na mabait daw talaga si Javier at mahal kami. Hindi ko alam noon kung dahil mga bata pa lang ang mga kapatid ko o ginayuma rin sila ni Javier. Dahil mabilis niyang nakuha ang loob ng mga yon. Ako lang talaga ang hindi pabor sa pagiging boyfriend niya ni mama. Pero hindi ko naman totally mapakita na against ako doon. Tuwag din siguro ako dahil sa tuwing nasa bahay si Javier ay nagkukulong lang ako sa kwarto. Sina mama at yung mga kapatid ko, happy family ang drama. Naisip ko na nga noon na kinapapa na lang tumira. May mga pagkakataon kasi na nakakasama rin namin si Papa.
Tapos nakukwento namin sa kanya si Javier. Hinala lang naman ang meron ako noon na ginayuma nga ni Javier si Mama sa tulong ng kamag-anak niyang manggagamot. Pero sa kung anong dahilan ay hindi ko yun masabi kay Papa. Basta sabi ko sa kanya ay sa kanya na lang ako titira kasama yung bago niyang pamilya. Tapos tinanong niya kami kung sinasaktan ba kami ni Javier. Kaya gusto kong tumira sa bahay nila. Eh hindi naman. So wala akong maidadahilan. Kaya nanatili akong kasama si na Mama. Sir Neb, kahit sa mga kamag-anak namin sa side ni Mama ay hindi ako makapagsumbong. Hindi ko alam kung natatakot ako o ano. Basta nanatili akong tahimik. Kahit parati kong naiisip yung sinabi ni Mama tungkol sa dapat kaming mag-ingat kay Javier dahil nga sa kaanak niyang manggagamot at marunong mambarang. Yung grocery store namin unti-unting nawalan ng laman. Hindi ko alam kung paano nangyari. Basta huminto yung mga delivery ng produkto. Si Javier ay sa bahay na talaga namin nanirahan. At dama ko talaga yung init ng ulo ko sa tuwing makikita ko siya. Kaya lagi akong nagkukulong sa kwarto. Hindi ko alam kung depression na yung tumama sa akin noon. Dahil kung ano-ano na ang naiisip at nakikita ko. Pero nang makumpirma ko nga na ginayuma si Mama, ay tsaka ko na-realize na dulot din ni Javier ang lahat ng negativity na nangyari at naranasan naming mag-iina. Isang kababalaghan na masasabi kong kagagawan ni Javier ay nang makita ko sina Mama at yung dalawa kong kapatid na nakatambay sa bangkuan sa harap ng bahay malapit sa tindahan. Tahimik lang sila roon kaya hindi ko sila pinansin. Ayoko kasing kausap si Mama kasi pustahan ay puro Javier lang ang sasabihin niya. Dumiretso ako sa taas, doon sa kwarto. Bago ko marating ang kwarto namin ay madadaanan muna yung kwarto ni Mama. Nakabukas yung pinto roon at nakita ko si Mama na nanonood ng TV. Bumilis talaga ang tibok ng puso ko noon. Kaya napa-double take ako. Napansin ako ni Mama. Tapos sabi niya ay isama ko raw yung mga kapatid ko para makabili kami ng merienda namin. Lalo akong nagulat, Sir Neb, dahil sabay ngang lumabas ng kwarto yung mga kapatid ko. Pagkarinig siguro sa sinabi ni Mama, ako naman ay nagmamadaling pumasok sa kwarto para sumilip sa bintana at tignan kung tama ba yung nakita ko sa bangkuan sa labas. Nanlamig yung katawan ko pagkakita ko roon sa tatlong imahe na naroon pa rin. Tapos unti-unti silang tumitingala at parang titingin sa akin. Napatakip na lang ako sa mga mata ko kasi hindi kumagawang umalis sa may bintana. Mabuti na lang at binatukan ako ng kapatid ko dahil tawag daw siya ng tawag sa akin. Tinatanong niya raw ako kung anong gusto kong merienda. Hindi ko na maaalala kung ano ang sinabi ko noon. Basta nahiga ako at natulog. Para akong na-drain sa nakita ko. Pagkagising ko ng umaga ay tsaka ako nagkwento kay Mama. Siyempre, present si Javier kaya epal siya sa kwento ko. Ihihingi raw niya ako ng proteksyon sa kamag-anak niya. Si Mama naman, pabor na pabor. Pero hindi na lang ako kumibo. Sir Neb, tinupad ni Javier ang sinabi niya at binigyan ako noong katulad ng pineperdible sa damit ng baby, yung maliit na packet ng pulang tela. Tinanggap ko yun dahil kaharap si Mama, pero hindi ko pinerdible sa damit ko kahit kailan. Naroon lang yun sa isang gilid ng kwarto at magmula nang ibigay yun sa akin ni Javier ay parati na akong binabangungot. Madalas kong mapanaginipan na nakasakay ako, si Mama at mga kapatid ko sa bus. Tapos bababa silang tatlo at maiiwan ako. Aandar yung bus at kahit anong sigaw ko ay hindi hihinto yung driver. Tapos makikita ko na lahat ng pasahero ay kamukha ni na Mama at mga kapatid ko. Pero lahat sila ay nakayuko at umuungol.
yung ungol nila ay palakas ng palakas. Kaya magtatakip ako ng mga tenga at magsisiksik sa sulok. Tapos kapag nag-angat ako ng tingin, ay nakapalibot na silang lahat sa akin. Naka-letter O yung mga bibig na palapit ng palapit sa akin. Parating ganoon ang panaginip ko. Kaya halos ayoko nang matulog. Naging payapa lang naman ang mga gabi ko nang matuklasan ko yung mga Christian songs ni Don Moen. Pinapatugtog yun parati doon sa bagong tayong tindahan ng Sheikh. Nagandahan lang naman ako sa isang kanta, kaya napatanong ako roon sa may-ari kung anong title at sino ang artist. Shout to the Lord by Don Moen daw. Binigyan ako ng isang CD noong may-ari na puro kanta ni Don Moen. Kaya parati ko yung pinapatugtog sa bahay. Walang halong biro, Sir Neb. Kahit nasa paligid ko lang si Javier noon, hindi umiinit ang ulo ko as long as nagpapatugtog ako ng Christian songs. Tuloy ay hindi ko maiwasang isipin na may pagkademonyo talaga si Javier. Yun ngang binigay niyang pulang tela sa akin, sinunog ko kasi nga feeling ko yun ang nagdudulot ng mga bangungot ko. Nakakatulog na ako ng maayos noon, lalo pa at natutuwa kong magdasal at humingi ng guidance at proteksyon sa Panginoon sa hinihinala kong kaaway. Kaso si Mama naman ang hindi umayos. Napapadalas yung away nila ni Javier dahil parating umaalis ng bahay si Javier. Ang cringe kasi ang clingy ni Mama. Para siyang batang nagtatantrums kapag papaalis si Javier para pumasok sa trabaho. Kita ko na kahit si Javier ay nauurat kay Mama, kaso hindi niya masikmat, lalo na at kaharap kami. Hinahayaan ko lang sila kahit nauumay ako. Pero sa isip ko noon ay ganoon nakatindi yung gayuma ni Javier, kaya para nang tuko si Mama sa kanya. Kailangan pa man din ni Javier na magtrabaho para may ambag siya sa amin dahil nalulugi na nga yung tindahan. Dahil na nga sa negative energy niya. Minsan nga na nagtatantrum si Mama para huwag pumasok sa trabaho si Javier, ay hindi ako nakapigil. Napasabi ako ng, "Ma, yung kamandag ni Tito Javier, para kang nagayuma." Sukat biglang huminto sa pag-iinarte si Mama at nanlilisik ang mga mata na lumingon sa akin. Kung hindi siya nahagip ni Javier sa bewang, eh hindi ko alam kung anong nagawa sa akin ni Mama. Nagwild talaga siya at paulit-ulit akong tinungayaw habang sinasabi na bawiin ko ang sinabi ko. Yun yung unang beses na nakita kong nagwala si Mama. Natakot talaga kami ng mga kapatid ko. Kahit si Javier ay halatang nagulat din. Sobrang lakas ni Mama at halos mabitawan niya, kaya sinigawan kami ni Javier na lumabas na muna habang pinapakalma niya si Mama. Nailang talaga ako noon kay Mama. Para siyang ibang tao. Actually, parang hindi siya tao. Para siyang mabangis na hayop. Nangangat-ngatin ako. Nagtatagis kasi talaga yung mga ngipin niya. Gigil na gigil siya at gustong-gusto akong mahablot. Yung boses niya kapag sumisigaw ay parang tumatalbog sa tenga ko. Ang sakit sa ulo at dinig yun kahit nakatakbo na kami sa labas. Alalang-alala nga yung mga kapitbahay namin kung anong nangyayari. Kaso wala kaming maipaliwanag. Ang malala ay umpisa pa lang pala yon. Dahil ilang araw ang nakalipas, ay nadatnan ko na sinasara ni Javier ang grocery. Nakakalog-kalog. Nagmamadali siya at parang kabado. Bago ko pa siya natanong kung ano ang nangyayari, ay sinabi niya na susundan daw niya si Mama dahil baka kung ano ang gawin nito. Hindi ako pumayag na hindi niya isama, kaya naiwan sa bahay yung dalawa kong kapatid. Kami ni Javier ay dumiretso sa warehouse ng Unilever dahil susugurin daw pala ni Mama ang boss niya.
dahil inaagaw raw ng trabaho niya ang oras niya kay Mama. Sobrang unreasonable na ni Mama, Sir Neb. Habang nagbabiyahe kami ni Javier, ay sinabi niyang lalayo raw muna siya. Alagaan ko raw mabuti sina Mama at mga kapatid ko. Mahal na mahal niya raw kami, pero ayaw na niyang lokohin kami. Kahit anong pilit ko sa kanya ay hindi ko siya mapaamin kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagdating sa warehouse nila, ay abot namin yung eksenang ginawa ni Mama. Sigaw siya ng sigaw habang kinakaladkad ng tatlong pulis. Tatlo na yung may hawak sa kanya, pero grabe pa rin siya makapiglas. Para siyang may sanib. Hindi ko matignan sa mukha si Mama dahil ibang tao na halos ang nakikita ko. Namumula yung mga mata niya at pati mukha. Pawis na pawis siya at naglalaway. Mas malala sa itsura niya noong ako ang kinagalitan niya. Sabi nga ng mga katrabaho ni Javier ay parang may rabies si Mama. Naiiyak na ako noon kasi hindi ko na nga siya makilala. Kaya sinigawan ko si Javier kung anong ginawa niya kay Mama. Hindi na rin malaman ni Javier ang gagawin dahil literal na siyang umiiyak habang pinapakalma si Mama. Sa presinto ay kinulong si Mama sa hiwalay na selda dahil nagwawala pa rin siya at tungayaw pa ng tungayaw. Sinasampal at tinadakot niya ang sino mang mapalapit sa kanya. Kumalma lang siya nang kausapin siya ni Javier at painumin ng tubig. As in, matik yung pagkalma niya. Tapos bigla siyang umiyak at nagmakaawa roon sa boss ni Javier na tinangka pala niyang saksakin. May sugat nga sa kamay yung boss ni Javier. Sabi ni Mama ay hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya para mang atake ng tao. Sir Neb, napakiusapan naman yung boss ni Javier na wag nang sampahan ng kaso si Mama. Kapalit ay si Javier mismo ang natanggal sa trabaho. Pagkatapos noon ay nagpaalam na sa amin si Javier. Mahal niya raw kami. Tapos umalis na siya. Akala ko nga magwawala noon si Mama. Pero kalma lang siya at walang kakibu-kibu. Nung sumunod na araw, parang walang nangyari. Nagbukas ng tindahan si Mama. Tapos nangutang sa Bombay para may maipanglaman uli roon. Ang weird lang, bumalik kami sa dati pagkatapos umalis ni Javier. Walang nababanggit si Mama na kahit na ano tungkol doon. Tapos nung tanungin ko siya tungkol doon, ay napatawa lang siya. Hindi nga raw niya alam kung anong nakain niya at pumayag siyang maging boyfriend si Javier. Baka raw nagayuma siya. Ilang taon ang nagdaan, wala na kaming balita kay Javier. Sa kasal ng isa kong pinsan ay may nakilala kaming guest nila na albularyo. Ayon dito ay may nakikita raw itong mga putol na red string kay Mama. Sobrang dami raw at buhol-buhol na. Gayuma raw yon na kusang pinutol ng naglagay. Doon kami naliwanagan lahat. Pati yung dalawa kong kapatid ay may kani-kanilang residue noong red string. Pampaamo naman daw yung sa kanila. At sa kung anong dahilan ay ako lang ang wala. Obvious naman kung sino ang tinutukoy na nanggayuma. Kahit mga kamag-anak namin ay kilala ito dahil nalaman din nila ang mga nangyari kay Mama noong magtatapos na yung relasyon nila ni Javier. Pinagtataka lang talaga namin kung bakit kung sino yung pinakaayaw kay Javier, which is ako nga, ako pa yung hindi niya pinaamo. Hanggang ngayon, Sir Neb, ay misteryo yan sa amin. Sa tagal na ng pangyayaring ito, ay tinatawanan na lang ni Mama. Pero ako at mga kapatid ko ay may galit pa rin kay Javier. Lalo pa nga yung dalawa kong kapatid dahil kahit sila ay pinaamo ni Javier. Sabi ni Mama, ramdam naman daw niya noon na talagang mahal siya ni Javier. Wala naman daw masamang pinakita sa amin, kaya patawarin na lang namin. Pero papano mo ba mapapatawad ang isang tao na hindi naman humingi ng tawad sa kasalanan niya? Sa halip ay tinakasan lang ito. Hindi ako naniniwalang minahal ni Javier si Mama. Makasarili siya.
at kung nasaan man siya ngayon, sana ay naghihirap siya. Kamuntik pang maging kriminal ang mama namin dahil sa kanya. Tapos ay hindi naman pala niya kayang panindigan ang kalalaan ng mga pinaggagawa niya. Kung hindi pa siguro nag-berserk mode si mama dahil sa unreasonable na pagsiselos nito, ay baka tuloy-tuloy pa rin ang gayuma niya hanggang ngayon. Baka kung ano-ano na ring elemento ang namamahay sa bahay namin, kagaya noong mga nakita kong doppelganger. Sa ngayon, Sir Neb, may edad na si Mama. Awa ng Diyos, pagkatapos ni Javier ay wala na siyang ibang nakarelasyon. Hindi ko po karanasan ang ikukwento ko, kundi sa isang kakilala. Tawagin na lang nating Tito yung taong yon. Kilalang loko talaga si Tito sa lugar nila. Madalas siyang ireklamo ng mga kapitbahay dahil sa pag-iingay, lalo na kapag nalalasing. Pero kahit hindi siya lasing ay maingay pa rin. Nadodoble lang talaga kapag may alak. Siya yung tipo ng tao na sisigaw o magpapaharurot ng motor sa kalagitnaan ng tahimik na gabi. At ang dahilan niya, wala lang. Sabi ng mga kamag-anak niya, wala namang sakit sa utak si Tito. Sadyang siraulo lang. Nagagalit pa nga yan kapag nirereklamo sa barangay. Wala raw pakisama yung mga nagpapahuli sa kanya. Alam mo yung siya na yung wala sa katwiran, pero siya pa yung matapang. Kapag pinauwian ng mga tanod o mga pulis, mag-iingay pa uli. Magsisisigaw na kesyo kung sino raw ang nagreklamo sa kanya, eh lumabas ng bahay para mag-square sila. Siyempre pa, walang pumapatol. Pero kahit sakit sa ulo si Tito, eh madalas naman na siya ang tinatawag ng mga kapitbahay nila kapag may ipapagawa. Magpapapintura ng gate, magpapatawag ng taxi sa labasan, magpapagupit ng damo at kung ano-ano pa. Kaya rin siguro natitiis yung mga kalokohan niya dahil kahit papano eh may pakinabang naman. Kung si Tito ay kilala dahil sa mga kalokohan niya, eto namang tawagin natin na si Emma ay kilala dahil may kakulangan sa pag-iisip. 16 yata o 17 anyos siya nang mangyari ang lahat ng ito. Pero yung isip niya ay parang sa batang isang taong gulang lang. Hindi siya nakakapagsalita at pasenyas-senyas lang o pahuni-huni sa pakikipag-communicate. Pagala-gala yon si Emma. Hinahayaan ng mga magulang kasi kilala naman ito ng mga kapitbahay. At kapag nakikita na lumalayo, ay agad na inihahatid sa bahay nila. Sabi ng lolo at lola ni Emma, ay may nag-aalaga raw dito na mga duwende. Kaya ito isip bata. Noon daw pinanganak si Emma, ay nagkaroon ng eclipse. At isa rin yon sa mga pinaniniwalaan nilang dahilan ng kondisyon ni Emma. Normal naman daw ito nung isinilang, hanggang sa edad na 2. Nakakapagsalita naman daw ito noon kahit na paunti-unti. Kaso noong 3rd birthday niya ay lumindol. Kasabay noon ay biglang nag-seizure si Emma. Dinala siya sa ospital dahil hindi tumigil ang pangingisay niya at yung paglalaway. Sabi 4 daw itong comatose at noong magising ay lantang gulay na. Kung ano-ano na raw ang therapy na ginawa kay Emma, pero hindi ito makagulapay talaga. Out of desperation ay pinatignan na siya sa albularyo. Yung albularyo naman ang nagsabi na hawak daw ng mga duwende ang totoong kamalayan ni Emma. Kailangan daw may ialay sa mga yon para makabalik sa normal si Emma. Noong una ayaw maniwala ng parents niya, kaya yung lolo at lola ang gumawa ng paraan para maisakatuparan yung pag-alay. Noong nagawa na ng lolo at lola ni Emma yung pag-aalay, ay naghintay pa sila ng ilang linggo bago makita yung improvement ni Emma. Pero unti-unti nga ay nakakagalaw na ito hanggang sa matuto nang kumilo sa sarili niya. Kaya lang kahit anong gawin nila ay hindi na ito nakapagsalita. Sabi raw ng albularyo, dahil yun sa tagal na rin ng panahon na nasa mundo ng mga duwende si Emma. Nakontento na lang yung pamilya nila sa kung ano lang ang kayang gawin ni Emma.
Pero magmula noon ay naniwala na sila na may mga nag-aalagang duwende rito. Tuloy ay binansagan siyang Snow White. Bukod kasi sa mga duwende, ay maputi rin nga talaga si Emma. In fairness talaga sa kanya ay may itsura si Emma. Maliban lang sa mga ngipin niya na palabas ang tubo, kaya laging nakalabas sa bibig niya yung mga pang-itaas niyang ngipin. Inaalagaan naman siyang mabuti at nililinisan, kaya malinis nga siya kahit pa pag-ala-gala. Noong bata pa siya ay hinahayaan lang siya talaga. Pero noong magdalaga na ay pinaalalahanan na ng mga kapitbahay ang pamilya ni Emma. Maganda siya, pag-ala-gala at isip bata. Baka kung ano ang mangyari sa kanya. Pero dahil tiwala rin sa mga kapitbahay at sa duwending nag-aalaga di umano sa anak nila, ay kampante lang ang mga magulang niya. Kaso, nariyan nga si Tito. Hindi talaga namin akalain na yung mga kalukuhan niya ay may isasahol pa. Kilala lang naman siyang maingay at hindi rapist. Nawala na lang bigla si Emma. Nahilo na yung pamilya niya at mga kapitbahay, pero hindi siya makita-kita. Si Tito ginamit pa yung kaingayan niya para mahanap si Emma. Sinisigaw niya yung pangalan nito, pero walang Emma na sumasagot. Ang dami na ng haka-haka na baka nakidnap o sumama sa hindi kilala. At sabi naman ng iba ay baka kinuha ng mga duwende. Tatlong araw ang nagdaan at may nakakita kay Emma na walang malay sa likod ng sementeryo. Damuhan yung likod ng sementeryo at nakahiga lang siya sa tabi ng isang mababaw na hukay. Napakadungis niya at may natuyong dugo sa ibabang bahagi ng katawan. Dinala siya sa ospital at positibong ginahasa siya at sinakal para mapatay. Pero sa kung anong hiwaga ay nakaligtas pa. Kaya lang comatose na naman siya. Sabi ng mga doktor ay dahil sa pagsakal sa kanya ay nawalan siya ng oxygen sa utak, kaya nagkaganoon. Pero iba ang sinasabi ng mga albularyo na kinonsulta na naman ng lolo niya. Yumaon na yung lola niya nung time na yon. Nasa mundo na naman daw ng mga duwende si Emma. Ayaw raw nitong bumalik dahil may kinatatakutan. Sino pa nga ba kundi yung sumalbahe sa kanya? Wala lang karampatang ebidensya, pero hinihinala talaga na si Tito ang sumalbahe kay Emma. Marami rin kasing kumukontra na hindi yun magagawa ni Tito. Maingay nga lang daw talaga ito, pero hindi kriminal. Kaya lang makaraan ng halos isang linggo na pagkakahanap kay Emma ay sumuko sa pulis si Tito. Grabe, kamuntik na siyang hindi makilala dahil tadtad ng sugat at namayat ng husto. Isang linggo lang yun, pero nag-transform talaga yung itsura niya. Inamin ni Tito na siya nga ang gumahasa kay Emma. Pinasakay raw niya sa kariton na ginagamit niya noong araw na nawala ito, dahil naghahakot siya ng mga bakal sa isang kapitbahay. Tinakpan daw niya ng trapal, kaya walang nakakita. Payag naman daw si Emma dahil binigyan niya ng makakain. Sa likod ng sementeryo niya ito dinala at inuto-uto para magalaw niya. Umiyak daw ito, kaya sinakal niya para tumahimik. Hindi niya intensyon na patayin, kaso ay tumigil sa paghinga. Kaya sa taranta niya ay mabilisan siyang naghukay at inilibing ito. Kaya raw siguro nakaahon pa ay dahil mababaw nga lang yung hukay. Nung tanungin kung bakit niya yun nagawa, ay nakakagulat talaga yung sagot ni Tito. May gusto raw kasi siya kay Emma, kaya lang ay nahihiya raw manligaw dahil wala naman siyang maayos na trabaho. Kaya ang naisip niya ay buntisin si Emma at saka niya ito pananagutan. Siyempre walang naniwala, kasi nga naman kung may damdamin nga siya kay Emma, bakit niya nagawang saktan? Pero may matibay na ebidensya pala si Tito. May isang kahon siya ng mga love letter na sinusulat para kay Emma, pero hindi maipadala dahil sa takot at hiya. Isa pa ay hindi naman mababasa ni Emma yon. May mga tuyong bulaklak pa nga
at mumurahing stuffed toys na hindi rin niya naibigay. Kung tutuusin ay nakakaawa sana si Tito dahil nagmahal lang naman siya. Kaso nga ay mali pa rin ang ginawa niya. Bukod sa kamuntikan niyang mapatay si Emma, ay ginalaw pa niya ito kahit na minor de edad. Idagdag mo pa na may sakit sa pag-iisip. Mabigat talaga yon, kaya kakasuhan talaga siya. Nung tanungin naman kung bakit niya inamin ang kasalanan niya, ay medyo kakaiba ang naging sagot ni Tito. Nakukonsensya raw kasi siya dahil mahal nga niya si Emma. Pero bukod pa roon ay may gumagambala raw sa kanya na dahilan kung bakit tadtad siya ng sugat. Dapat nga raw ay susuko na siya noong nakaraang araw pa, kaya lang ay hindi niya nagawa dahil sa pananakit ng katawan. Ito ang mga naging pahayag ni Tito noong aminin niya sa amin ang mga nangyari. Ang daming nakarinig nun kasi gusto niya raw na malaman ng lahat ang mga nangyari sa kanya. Isusulat ko ito base sa mga naging pahayag niya. Hindi ko naman intensyon na saktan si Emma. Sa maniwala kayo at sa hindi, ay may pagmamahal talaga ako sa kanya. Gusto ko siyang mapangasawa, kaya ako siya ginalaw. Bala ko pa nga noon ay uulit-ulitin ko hanggang sa mabuntis ko siya at doon ako magkalakas ng loob na magtapat sa mga magulang niya. Kaya lang ay hindi ko naman alam na iiyak at sisigaw pala siya kapag ginamit ko. Huli ko na lang naisip na napapahigpit ang pagkakasakal ko sa kanya hanggang sa hindi na siya nahinga. Ilang beses ko siyang sinampal-sampal at inalog, pero hindi siya magising. Pinakinggan ko yung dibdib niya, wala talaga. Napatay ko na, kaya nagmamadali akong naghukay at inilibing siya. Takot na takot ako noon at galit na galit sa sarili ko. Mahal ko talaga si Emma, hindi ko naman sinasadya. Kaya natuwa talaga ako nung malaman kong buhay pa siya. Pero natakot din ako noon dahil baka maituro niya ako, kaya nagkulong ako sa bahay. Ayaw akong patahimikin ang konsensya ko. Bala ko na sanang sumuko, kaya lang ay nananakit yung mga paa ko at kamay ko. Parang tinutusok at kinakagat ng langgam. Kamot ako ng kamot noon at nagbuhos na ng mainit na tubig sa mga katikati, pero lalong lumalala. Nakatulugan ko na yung sakit at nung magising ako ay sugat-sugat na yung mga paa at kamay ko. Binabad ko sa tubig na may asin at kahit papano ay guminhawa ang pakiramdam ko. Pero yung tubig na pinagbabaran ko, nangilabot ako sa itsura dahil nagkulay dugo na at may mga naglutangan pang maliliit na laman. Noong hihingi sana ako ng saklolo kina nanay, eh parang may humataw sa likod ng ulo ko. Nawalan ako ng malay at nagising dahil sa mga bulong sa tenga ko. Paulit-ulit na sinasabing kriminal ako at magbabayad ako sa ginawa ko. Tapos ay naririnig ko ang sigaw ni Emma. Napakasakit ng ulo ko, kaya sumigaw na lang ako at sabi ko ay susuko na ako. Pagdilat ko ay napakadilim ng bahay. Wala talaga akong makita, kaya tinawag ko si nanay at tatay. Kaso hindi sila lumalapit, walang sumasagot. Ang sakit sa ulo ng sobrang dilim. May narinig akong mga hagik-hikan at kaluskos. May nararamdaman akong parang sumasanggi sa mga paa ko. Hindi ko alam kung nananaginip pa ba ako noon dahil may boses ng matanda na bumubulong sa akin. Pangatawanan ko raw ang ginawa ko kay Emma kung ayaw kong mabulok ang buong katawan ko. Kasunod ay nakaramdam ako ng mga tumutusok at kumakagat na naman sa mga binti at hita ko. Napasigaw uli ako. Inulit noong boses ng matanda ang sinabi niya. At nang sasagot na ako ay may tumusok at kumagat na naman sa mga braso ko. Paulit-ulit yung boses ng matanda, pero paulit-ulit din ang pagtusok at kagat, kaya hindi ako makasagot. Pagkagising ko ay tadtad ako ng mga sugat. Tinawag ko si nanay para aminin sa kanya ang kasalanan ko, pero mas napansin niya ang kondisyon ko. Iyak ng iyak si nanay. Sabi niya napakatanga ko. Pinaparusahan daw ako ng mga duwending nag-aalaga kay Emma. Iyan ang mga katagang sinabi ni Tito
hindi naman tinanggap sa korte ang mga ganyang paranormal o supernatural happenings. Pero ang mahalaga ay umamin na si Tito. Noon ngang hearing at nakita siya ni Emma, ay nagsisigaw daw at nag-iiyak ito. Humingi siya ng tawad pero nahatulan pa rin siya at hanggang ngayon ay nakakulong. Naniniwala kami na totoo ang sinabi ng ina ni Tito. Mga duwende nga ang nanggagambala at nanakit kay Tito hanggang sa mapaamin siya. Paano ba namang hindi? Yung araw pagkatapos sumuko ni Tito ay nagkamalay na si Emma. Ang usap-usapan na lang ay baka duwending itim ang nag-aalaga kay Emma dahil grabe yung ginawa ng mga ito kay Tito. Hanggang ngayon nga sabi ng nanay niya ay parang tuloy-tuloy pa rin ang parusa kay Tito kasi napansin nila na parang unti-unting nabubulok ang katawan niya. Pakitago na lang po ako sa pangalang Ana. Ikukwento ko lang yung nangyari sa amin ng best friend ko. Sir Neb, hindi ko alam kung kontrabida ba ako rito sa kwentong ito o kaibigan pa rin na maituturing. Kayo na po ang bahalang humusga, kaya sisimulan ko na ang pagkukwento. High school best friends kami nitong kaibigan kong tawagin na lang nating Maria. Naging close kami kasi napakarami naming pagkakatulad. Pareho kaming tahimik sa klase at halos walang ibang kaibigan kundi ang isa't isa. Pinagtabi kami ng teacher namin kasi parehong araw kaming tahimik. Kami raw ang gayahin ng mga classmates naming maiingay. Doon nga nagsimula yung closeness namin. Parati na kaming sabay mag-recess, lunch, pati na rin sa pag-uwi. Second year high school kami noon at nadala namin yung closeness na yon hanggang sa mag fourth year. Mabuti na lang at isa sa pagkakaparehas namin ay ang pagiging average student. Kaya laging sa iisang section lang kami napupunta. Isang dahilan pa kung bakit malapit kami sa isa't isa ay dahil sa pagiging mahihiyain namin. Sir Neb, 15 years old na ako. At 16 naman si Maria noong 4th year kami. Pero ni hindi kami marunong pumara ng jeep para sumakay at pumunta sa kabilang bayan. Kulong na kulong kami sa bayan namin noon at doon lang din ang galaan namin. Yun ay kung maisipan naming gumala na once in a blue moon lang talaga. Pero sa kabila ng ika nga ng ilang kakilala ay pagiging tao sa loob ng apa namin ni Maria, ay masasabi kong mas mahihiyain siya kaysa sa akin. Ako kasi natututong magsalita at gumawa ng paraan kapag no choice na talaga. Halimbawa ay kapag magkasama kaming dalawa, ako yung nagiging guide at speaker. Si Maria ay tagasunod lang sa akin. Kagaya noong kinailangan naming mag-inquire para sa college admission, wala pa palang kaplano-plano si Maria kung hindi ko pa siya tinanong at niyaya na pumunta sa kabilang bayan kung saan may mga kolehiyo na pwedeng pasukan. Nung malaman ni Maria ang plano ko, ay pinapunta niya ako sa bahay nila para kausapin yung mama niya na isama siya sa paghahanap ko ng mapapasukang kolehiyo. Sir Neb, all expense paid ng mama ni Maria ang naging lakad namin. Basta raw samahan at turuan ko si Maria ng gagawin. Sobrang dependent ni Maria sa akin noon na ultimo kursong pinili ko ay yun na rin ang kursong pinili niya, HRM. Natanggap kami sa parehong kolehiyo at syempre pa ay magkaklase pa rin kami. Doon na sa college unti-unting nag-grow si Maria. Nawala yung pagkamahiyain niya at naging mas outspoken siya. Ako naman ang napag-iwanan niya sa kadahilan ng napakagastos pala ng college at ng kursong kinuha namin. Napilitan akong huminto sa pag-aaral para magtrabaho na lang at makatulong sa pamilya ko. Biglang naghiwalay ang mga mundo namin ni Maria. At dahil wala na ako sa school para asahan niya sa ibang bagay na hindi niya kayang mag-isa, ay natutuhan niyang tumayo sa sariling mga paa. Lalo kaming nagkalayo dahil busy na ako sa trabaho
at siya ay busy sa pag-aaral. Minsan na lang kami nagkakausap at sa text o tawag pa yon. Hanggang sa nakagraduate na siya sa college at nakarating sa Maynila para doon magtrabaho. 3 taon lang siya sa Maynila, pagkatapos ay nang ibang bansa naman. Nagulat nga ako kasi nakaya niya na mag-apply sa ibang bansa. Talagang ibang-iba na si Maria. At habang tinutupad niya yung pangarap niya sa ibang bansa, ay naiwan naman ako sa isang remittance center kung saan ako isang teller. May communication pa rin naman kami ni Maria kahit papano. Pero sa puntong yon ng aming mga buhay ay parang ayaw ko na siyang kausapin. Ang gaganda kasi ng kwento niya tungkol sa trabaho, mga karanasan niya at lugar na napupuntahan sa ibang bansa. Tapos ako ay walang exciting na maikukwento dahil naroon pa rin naman ako sa bayan na sinilangan namin. Naiinggit ako kay Maria, Sir Neb. Sino ba naman ang hindi? Sabay kaming nag-aral at nangarap. Ginabayan ko siya para magsimula sa mga unang hakbang ng pagtupad noon. Pero ako pa ang naiwan. Nakakasama ng loob. Pero sino ba ang sisisihin ko? Magkaiba kami ng kapalaran ni Maria at maganda ang guhit ng palad niya kumpara sa akin. Inawasan kong maramdaman ang inggit na yon. Masaya naman ako para sa kanya. Kaya lang ay hindi ko talaga maalis na maawa sa sarili ko minsan. Sa kabilang banda, kung may lamang ako kay Maria, yun ay meron akong nobyo, pero siya ay wala. Masyadong pihikan sa lalaki si Maria. Gusto niya ay yung kalebel niya o mas angat pa sa kanya ang liligaw sa kanya. Kaya hirap siyang makahanap ng magiging boyfriend. Ako naman bilang simpleng babae lang sa bayan namin ay walang partikular na tipong lalaki. Basta kung gusto ko ang nanliligaw sa akin, ay syempre sasagutin ko. Isa sa naging boyfriend ko ay si Peter. Nakukwento ko kay Peter ang tungkol kay Maria. Pero hindi pa sila nakikita dahil nga nabase na sa ibang bansa si Maria. At doon na nag-ugat ang naging problema at kababalaghan sa buhay namin. Yung mga achievements ni Maria at yung friendship namin, mga kalokohan at kagagahan noong nag-aaral pa kami, halos lahat ay alam ni Peter dahil madalas naming topic si Maria. Hindi ko naman napapansin na bored na siya sa mga kwento ko. Kaya ako naman, sige sa kakakwento. Natutuwa ako kasi may napapagsabihan ako ng thoughts ko. Minsan nasasabi ko kay Peter na ako ang tumulong at nag-akay kay Maria noon sa mga application niya sa mga kolehiyo. At noong college na kami ay parati kaming sabay pumasok dahil hindi nga siya marunong mag-commute ng mag-isa. Tapos sa huli ay nakasakay na siya ng eroplano at ako naman ay bus pa lang ang pinakamalaking sasakyan na nasakyan. Hindi ko alam kung nasisense ni Peter yung himig ng inggit sa akin kasi pilit ko ngang inaalis yun sa sarili ko. Pero madalas ay sinasabi ni Peter sa akin na bilog ang mundo. Balang araw daw ay ako naman ang nasa itaas at si Maria ang nasa ibaba. Hindi ko naman binibig deal yung salita na yon ni Peter kasi para sa akin ay parang imposibleng mangyari yon. Sobrang asensado na ni Maria at ako ay isang kahig isang tuka pa rin. Paano naman na mababaliktad ang mundo namin? Sir Neb, hindi man ako yumaman at umasenso kagaya ni Maria, ay parang nagsimula nga siyang bumalik sa ibaba makaraan ang ilang panahon. Nagkasakit si Maria, breast cancer. Napakabilis ng pagkalat dahil regular palang nagpapa-general check-up si Maria. Pero nung matuklasan ang cancer niya ay advanced stage na yon. Napakabilis ng deterioration niya. Namayat ka agad siya kahit na afford naman niya yung magpakimo. Napilitang magpahinga sa trabaho niya si Maria dahil nga sa chemotherapy. Mabuti at malaki ang ipon niya kaya natutustusan niya ang pagpapagamot. Yung mama niya ay napilitang lumipad sa UK para masamahan siya at maalagaan.
Parati kong kinakamusta si Maria dahil talagang nag-aalala ako sa kalagayan niya. Kaibigan ko siya, kaya siyempre ay nalulungkot ako na nagkaroon siya ng nakamamatay na sakit. Parati ko siyang pinagdarasal na sana ay gumaling na siya. Si Peter ay kinukumusta rin siya sa akin. Tinatanong niya kung ano raw bang balita sa kaibigan ko. Pero parang hindi naman talaga siya interesado. Dahil lagi niya lang sinasabi ay kawawa naman. Sabi ko naman talagang nakakaawa si Maria. Baka ako dahil sa pagiging workaholic niya kaya nagkasakit siya. Tumawa noon si Peter. Tapos sabi niya, yung perang pinagpagura ni Maria ay mauubos lang sa pagpapagamot. Pero malabo na raw itong gumaling dahil talagang nakakamatay ang breast cancer. Nangilabot ako sa sinabing yon ni Peter. At sa totoo lang ay nahampas ko pa siya. Sabi ko pa ay huwag siyang magsalita ng ganoon sa kaibigan ko. Nagdarasal nga kako ako na gumaling si Maria. Tapos ay napakanega naman niya. Tatawa-tawa pa rin noon si Peter. At ang sabi ay joke lang. Pero hindi ako natuwa sa sinabi niya. Ilang araw ko siyang hindi kinibu noon. Hindi rin ako kinausap ni Peter. Pero hindi rin naman siya nakatiis. Kaya nagsorry din siya sa pagiging insensitive niya. Samantala ay palala naman ng palala ang kondisyon ni Maria. Parang ang nangyayari sa kanya ay o-okay siya. Tapos lalala uli. Up and down pero mas madalas ay nahihirapan siya. Hindi na kami makapag-usap dahil parati siyang tulog. Mama niya lang ang nakakausap ko at madalas siyang umiiyak sa akin. Naaawa at natatakot na raw siya kay Maria at parang gusto na lang niyang iwan itong mag-isa sa UK. Noong sinabi yon ni tita ay gusto ko siyang murahin pero siyempre ay nagpigil ako. Tinanong ko na lang siya kung bakit naiisip niya yon. Sir Neb, nakakapangilabot ang sagot ni tita. Ilang beses na raw kasi na nagigisnan niya sa gabi si Maria na nakaupo sa kama nito at nakatingin sa kanya. Nakangiti lang daw ito at humahagik-hik ng mahina. Umaalog pa raw yung mga balikat na parang walang iniindang sakit. Tapos kapag nilapitan daw ni tita ay biglang manlilisik yung mga mata nito at magigit-gitan ang mga ngipin na parang galit na galit sa kanya. Natatakot daw si tita kapag ganoon ang nangyayari kay Maria, kaya nagbubukas siya ng TV at mga ilaw. Mamamalayan na lang daw ni tita na unti-unti nang humihiga si Maria at dumaraing na masakit ang mga buto niya. Kapag tinanong naman daw ni tita kung bakit ito gumising, ay sasabihin ni Maria na nagising itong sumasakit ang buong katawan dahil sa pagkakaupo. Tapos tatanungin din siya ni Maria kung bakit daw niya ito pinaupo. Ibig sabihin pala ay hindi alam ni Maria na nakaupo siya at sa mga oras na nakatingin at nakangiti ito kay tita ay natutulog talaga ito. Palagay raw ni tita ay sinasapian ang anak niya dahil nakakalimutan na nitong magdasal. Kino-question na raw kasi ni Maria ang Diyos kung bakit siya nagkasakit. Ang hinala ni tita ay nagiging bukas na si Maria sa masasamang espiritu dahil sa nasisirang relasyon niya sa Panginoon. Natakot din ako para kina Maria at tita. Nag-alala ko na baka nga totoo ang hinala ni tita. Isa pang pinag-aalala ko ay parang nawawalan na ng pananalig si Maria dahil sa kondisyon niya. Natatangahan ako sa kanya sa part na yon. Dahil sa Diyos na nga lang siya pwedeng kumapit ay tatalikuran niya pa. Naisip ko rin noon na ang sama pala ng ugali ni Maria kung ganoon. Maka-Diyos lang siya kapag malakas siya at may magandang buhay. Pero noong binigyan siya ng pagsubok ay umaayaw na siya. Ang sabi ko kay tita ay susubukan kong ilapit sa albularyo ang sitwasyon ni Maria. Baka ako
makatulong kahit papano. Wala namang mawawala. Pumayag naman si tita. Sabi pa niya ay baka gawa na lang din ng masamang espiritu, kaya naiisip niyang hayaan na lang ang anak niya. Kaya lang ay problema ko nga ang pagiging mahihiyain ko. Although hindi na ako katulad noong bata pa kami ni Maria at nabawasan na ang pagiging mahihiyain ko, ay hindi naman yun tuluyang nawala. At dahil doon, wala akong masyadong maraming kakilala. Wala akong kakilalang albularyo. Kaya naisip ko na kay Peter magpatulong ng paghahanap. Kaya lang kagaya ko ay wala rin daw siyang kakilala. Hahanap na lang daw siya. Nagtiwala naman ako kay Peter. Nung muli kaming mag-usap ni tita ay umiiyak na naman siya. Hindi na raw niya kaya si Maria. Para na raw silang nasa pelikula ng The Exorcist. Hindi na raw boses ni Maria ang naririnig ni tita kapag nagsasalita ito. Garalgal at malalim ang boses na nanggagaling kay Maria. Nagsasalita raw ito kahit nakapikit ang mga mata. Pero kapag gigisingin daw ni tita sa pag-aakalang nag-i-sleep talk lang ito, ay bigla naman daw siyang ngingiti at pandidilatan ang nanay niya. Sir Neb, nag-hire na nga raw sila ng kasama sa bahay. Nakapit-bahay lang din ni Maria para may iba silang kasama. Pero kahit yun ay natatakot sa mga pinapakita ng kaibigan ko. Ayon pa nga raw sa kasama nilang yun, ay parang hindi naman cancer ang sakit ni Maria, kundi schizophrenia. Hindi naman daw kasi basta naniniwala sa paranormal yung mga British, kaya sakit sa pag-iisip ang nasabi nito. Patitignan din daw ni tita si Maria sa psychiatrist dahil baka nga raw may sakit na rin ito sa utak dahil hindi na kinakaya ang kalagayan niya. Minadali ko si Peter na humanap ng albularyo, pero ang dami niyang dahilan. Kesyo busy siya o kaya ay nalilimutan o may mas importanteng inuuna. Hindi ko naman iniisip na wala siyang pakialam kay Maria dahil parati naman niyang kinakamusta sa akin ang kondisyon ng kaibigan ko. Kaya ako ay ako na lang ang maghahanap ng albularyo. Magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko. Isang day off ko nga ay pinlano kong maghanap ng manggagamot, pero pinigilan ako ni Peter dahil may nahanap na siya. Hindi pa lang daw nagkakaroon ng libreng oras yung albularyo, kaya hindi niya nasasabi sa akin. E di natuwa naman ako. Sabi pa ni Peter ay nagpa-schedule na siya. Sasabihan na lang daw niya ako kapag pwede na yung albularyo. Medyo diskumpiyado lang ako dahil sabi niya ay schedule pa. Baka mapano na yung kaibigan ko eh hindi pa kami nai-schedule doon sa albularyo. Pero para lang matapos na ang usapan ay umokay ako. Pero ang totoo Sir Neb ay nagpahanap pa rin ako ng manggagamot sa mga kasamahan ko sa trabaho. 2 o 3 araw yata pagkatapos ng usapan naming yon ay tinawagan ako ni Peter para sabihin na puntahan na namin yung albularyo. Nasa trabaho ako noon, pero nakiusap ako sa kasama ko na aalis muna ako dahil may importanteng lakad ako. Sir Neb, kinakabahan ako habang on the way kami ni Peter doon sa tirahan daw ng albularyo. Nagulat nga ako kasi nasa kabilang bayan lang pala ito at nadaraanan ko yung bahay niya noong nag-aaral pa kami ni Maria. Pamilyar din sa akin yung albularyo. At sa totoo lang ay parang hindi ako makapaniwala na manggagamot siya. Pero syempre, don't judge the book by its cover nga. Hindi na lang ako nagkomento. Nagpatak-patak lang ng kandila sa tubig yung albularyo. Wala namang nabuo o ano. Ang sabi niya ay ang nakikita niya raw ay mga tumor sa katawan ni Maria. Wala naman daw nagambalang maligno o ano. Doktor daw talaga ang kailangan ni Maria at hindi albularyo. Habang naroon ako sa bahay nito ay may nagbubulong talaga sa akin na may mali sa albularyong yon. Kahit pa marami siyang binanggit na mga bagay na tungkol sa amin ni Maria na parabang
kilalang kilala niya na kami, ay hindi pa rin ako kumbinsido na may galing siya. Umalis kami ni Peter na disappointed ako, at siya naman ay nakuha pang magtanong kung masaya na raw ba ako dahil nakakonsulta na ako sa albularyo. Pero modern medicine talaga ang kailangan ni Maria. Mga ilang araw naman ang nagdaan ay yung katrabaho ko na ang nagyaya sa akin na puntahan yung kakilala niyang magaling na albularyo. Pumayag ako dahil may mali nga akong nararamdaman sa albularyo na kinausap ni Peter. At nung makausap ko yung pangalawang albularyo, ay tsaka naging malinaw sa akin ang lahat. Sir Neb, positive yung pangalawang albularyo na tawagin na lang nating Marta, na may nagpaparusa nga kay Maria, at ang dahilan daw ay matinding pag-ibig. Una naming naisip ng kasama ko ay may binasted si Maria, kaya nagalit at gumanti sa kanya. Pero ang sabi ni Marta ay hindi raw manliligaw ni Maria ang may kagagawan ng parusa sa kanya. Isang mangingibig daw ng isang malapit kay Maria. Lalo lang naging magulo. Pero ang mabuting balita ay at least alam ko na hindi nga simpleng cancer ang sakit ni Maria. Paktol daw ang tawag doon, at pwede itong ibalik sa nagbigay sa kanya. Na-excite ako sa nalaman kong yon, kaya lang ay malaki ang kabayarang hinihingi ni Marta para gumawa ng tinatawag niyang rabuelta, o yun ngang pagbabalik ng parusa. Naisip kong sabihan si na tita para makahingi na rin ng tulong pinansyal para sa pagbabalik. Pero bago yun ay si Peter muna ang kinausap ko para sabihing iba ang tingin ni Marta sa kalagayan ni Maria. Sir Neb, hindi ko expect ang naging reaksyon ni Peter nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa paktol kay Maria. Gulat na gulat talaga siya, at ang una niyang reaksyon ay magalit sa akin. Huwag na raw akong makialam kung may namamaktol kay Maria. Doon naman ako hindi pumayag. Sabi ko nga ay may posible ng kagalingan ng kaibigan ko, kaya bakit hindi ako makikialam? Desperado na ako kaming mga nagmamahal sa kanya. Sabi ba naman ni Peter ay ayaw ko raw bang makitang tuluyang bumagsak si Maria? Nasampal ko siya nang wala sa oras. Nag-away talaga kami, kasi hindi ko na alam kung bakit bigla-bigla ay nawalan siya ng pake kay Maria, at parang gusto pa niyang mamatay ito. Nakakapangilabot isipin, kaya hindi ko na siya kinausap. Pero bigla siyang kumalma, at parang naluluha pa nung hawakan ko yung cellphone ko para tawagan si tita. Biglang lumuhod sa harapan ko si Peter, at pinagtapat ang lahat. Halo ang galit at lungkot ko sa mga inamin ni Peter, Sir Neb. Siya ang nagpaparusa kay Maria. Alam daw kasi niya na naiinggit ako sa kaibigan ko dahil sa pag-angat nito. Gusto raw sana niya ay tulungan akong umangat, kaya lang ay mas madali na pabagsakin si Maria at bigyan ng kamalasan para makita ko na mas swerte pa rin ako kaysa sa kanya. Nagawa lang daw niya yon dahil sa sobrang pagmamahal sa akin. Huwag na raw akong makialam, dahil kapag nagparabuelta ako ay siya ang mababalikan. Pati yung albularyo na pinakilala niya sa akin ay peke. Kinuntsaba lang niya para sabihin sa akin na walang nagpaparusa kay Maria. Kaya pala iba ang kutob ko noon. Doon naging malinaw sa akin ang sinabi ni Marta na matinding pag-ibig ang dahilan ng pagpaparusa kay Maria. Hindi ko nasabi kay tita ang mga natuklasan ko, dahil syempre ayoko rin namang mapahamak si Peter. Nahati ako sa pagmamahal ko kay Maria at kay Peter. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, Sir Neb. Na-guilty ako, dahil parang ako rin ang dahilan ng lahat. Isang araw tumawag si tita at sinabing
hindi na gumigising si Maria. Comatose na ito at hindi na rin tinatanggap ng katawan niya yung gamot. Technically ay patay na ang kaibigan ko. Doon na ako nagdesisyon. Kinausap ko ng masinsinan si Peter at pinaalis ang parusa niya kay Maria. Yung time na yon ay sinusuyo niya ako at pilit kinukumbinsi na pabayaan ko na lang si Maria. Kaya lang ay hindi kaya ng konsensya ko. Sabi ko mapapatawad ko lang siya kung pagagalingin niya si Maria. Kaya lang ay hindi ko na maipapagpatuloy ang relasyon namin. Kako ay natatakot ako sa kanya. Umiiyak siya noon. Actually, nag-iiyakan kaming dalawa. Hindi ko na ilalagay pa lahat ng detalye. Basta nagkasundo rin kami bandang huli. Pinaalis niya yung parusa kay Maria at nag-break kami. Hindi biglaan ang paggaling ni Maria, Sir Neb. Una ay nagiging maayos siyang kausap at nawala yung mga moments niya na kinatatakutan ni Tita. Nakabangon siya at nakakain. Halos 5 buwan bago bumalik sa normal ang lahat. Noong nakakausap ko na siya ay kwento siya ng kwento na napapanaginipan niya raw ako sa tuwing gusto na niyang sumuko. Sa panaginip daw niya ay tinutulak ko siya sa isang pinto na napakaliwanag para mailayo siya sa napakadilim na anino na humahabol sa kanya. Isa raw ako sa dahilan kung bakit siya nagpakatatag kahit hirap na hirap siya. Hindi ko pinagtapat kina Maria ang totoong nangyari. Ayokong mag-iba ang tingin niya sa akin, Sir Neb. Totoo namang naiinggit ako sa kanya. Pero ni sa hinaga pa'y hindi ko hiniling na malasin o magkasakit ang kaibigan ko. Noong tinanong ni Maria kung bakit kami nag-break ni Peter, ay sinabi ko lang na nagkasawaan kami. Ayoko ring sirain si Peter sa kanya dahil minahal lang naman niya ako. Kaya niya nagawa yon. Alam kong sobrang mali ng paraan niya. Pero yun na siguro ang pinakamatinding klase ng pagmamahal na naranasan ko. Tipong naging masama siya para sa akin. Sa ngayon, Sir Neb, ay may pamilya na si Maria. At ako naman ay single pa rin. Nakapangibang bansa rin ako. At unti-unti ay naabot ko rin yung mga narating ng kaibigan ko. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng belated happy birthday, sayang nung Feb 16 pa. Pasensya po ma'am, late ko nang nabasa yung message pero belated happy birthday po kay Ma'am Abigail Meriles. Shoutout na rin sa magandang anak niya si Maxine Jade na mahilig din po makinig sa'yo. Tsaka na rin po sa mister niya si Sir Joseph Bardahe. Muli po, belated happy birthday po kay Ma'am Abigail Meriles. Tapos shoutout na rin po kay Ma'am Seth Tabilog at kay Joanna Alegno ng McWings and Sizzling's Diner House of Unlimited. Nakita ko lang sa pinost na video, nakikinig sila sa atin. Shoutout po sa inyo dyan, Ma'am Seth Tabilog, Joanna Alegno at shoutout na rin po kay Ma'am Rachel Mendoza. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito, mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.